ang mabuting balita ayon kay Mateo. Unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mga mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag daw ang itulot ng Diyos. Kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagatimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ang salita ng Diyos. Ang reflection ko dito, ang point of view ko dito ay itong kung sino mang magnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. So, ang ibig sabihin para sa akin, ito ay dapat lahat ng kasalanan mo ay itakwil mo na upang sumunod ka lang sa Panginoon. Sumunod ka lang sa Kanya. Kung sumunod ka sa Kanya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong buhay mo, alang-alang lamang sa Kanya, ay ikaw ay maliligtas. Siya ay magpakasakit sa cross at iligtas ang iyong lahat ng kasalanan. Ang mabuting balita ayon kay Lucas. Ang lalaking sinasaniban ng masamang espiritu. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki noon sa sinaguga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Subalit, sinawain siya ni Jesus. Tumahimik ka, lumabas ka sa taong iyan. At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya na hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa. Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita? Nautusan niyang lumayas ang masamang espiritu at lumayas naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang salita ng Diyos. So ang reflection ko at ang point of view ko dito ay tunay na tunay ngang makapangyarihan ang Diyos natin. Wala nang sino pang makapag-aalis ng demonyo sa iyong katawan, ng demonyo sa iyong pagkatao. Siya lang ang tunay. Siya lang ang lapitan mo. Wala nang iba. Lahat ng nangyari sa iyong masama, ipagdasal mo lang. Silang tanging makapagtanggal, makakawala, makakaalis na iyong sama ng loob, na iyong stress, at higit lahat iyong demonyo sa iyong katawan at iyong pag-iisip. Amen. Ang pagtawag ni Jesus sa unang apat na alagad. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, excuse me po, sinabi niya kay Simon,
Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ginawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Anupat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Ngayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong hulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Salmo, I will praise you always for what you have done. I will proclaim before the faithful that your name is good. God bless. Talaan ng mga ninuno ni Jesucristo. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David. Ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob, na ama ni Judah, at ng kanyang mga kapatid. Judah na ama ni Pares at Zara, kay Tamar, Pares, Isrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Buaz, na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Buaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Juda sa Babylonia. Ang mga ninuno ni Jesus ay sina David Solomon na anak ni Haring David sa asawa ni Orias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Uzias, Jotham, Akaz, Ezekias, Manasses, Amon, Hoseas, Jeconias, at mga kapatid nito. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipinanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinawag na Kristo. Isinilang si Jesucristo. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, napakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Salmo 98 verse 2. The Lord has made His victory known.
has revealed his triumph to the nation to see. God bless.